Signers! Welcome back to my channel. And for our today's vlog, ang ituturo ko naman po sa inyo, it's all about 50 basic action words. Yes po, 50 muna ang ituturo ko sa inyo para naman hindi kayo ma-confuse sa mga words na inaaral natin palagi. Okay, kaya naman, simulan na natin to. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos pindutin mo na yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang ma-notify sa mga latest videos na i-upload ko para lamang sa inyo. Okay, our first word is allow. Naka letter A ka lang, tapos igaganto mo. Allow. Okay, nakuha po, naka letter A. Tapos igaganyan mo yan. Okay, our next word is permit. Naka letter P ka, tapos nakalagay mo lang din dito, nakaganyan, nakababa na dalawang letter P, permit. Okay, our next word is let. Naka letter A ka lang po, naka letter L, okay, tapos nakaganyan, and then let. Okay, kunwari, gagamitin mo siya sa isang sentence. Let us pray. Okay, diba? Yun na. Let us pray. Nagamit mo na yung word na let. Okay, our next word is bath or take a bath. Nakaganto lang po yan. Naka-thumbs up ka, naka-letter A. Ilagay mo lang sa baba ng iyong chest, tapos up and down. Bath. Okay, our next word is break. Ayan, nakaganyan, naka-break. Parang yung relasyon nyo. Break na kayo. 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 Yan, nakaganyan. Okay, pagdikitin nyo lang po yung dalawang letter S, tapos break. O, ulit po, break. Okay, next word is bring. Actually, we have two signs of bring. Merong mga nagsasign na ganito ang bring. Tapos papunta doon. Meron namang mga nagsasign na ganito yung bring nila. Ayan, tapos bring. Okay, next word is buy. Okay, kunwari, I will buy new car. Parang ganon. So, ganito natin isasign yung buy. Kaganyan. Buy. Oh, kunwari, ginamit ko siya sa isang sentence. Please buy me food. Okay, parang ganon. Okay, our next word is call. We have two signs of call din. Yung parang ganito. Tawagin mo nga si mama. Tawagin mo nga, hindi mo humong kapatid dyan. Okay, tapos ganito. O, ganun din natin isasign yung call. Call. Okay, our yung isang call naman is ganito yon. Yung usual sign ng call, call. Okay, our next word is catch. Kunwari, manguhuli ka ng manguhuli ka ng isda. Ayan, catch. Or yung sasaluhin mo yung bola. Kunwari, binato ka ng bola, sinagis lang ka ng bola, tapos sasaluhin mo. Ayan, catch. Okay, our next word is clean. Ayan, nakaganto lang pong inyong pala, tapos ipatong mo lang siya dito. Clean. Okay. Our next word is calm. Nakaganto pong inyong kamay. Ayan, nakaganyan. Tapos, ipasok mo lang paloob. Calm. Okay? Calm. Our next word is cook. Nakaganto lang din pong inyong palad. Patong mo lang siya dito. Cook. Okay? So, yung iba, ang sinasign is cook ganito. Pero, it's up to you po. As long as naiintindihan naman kayo ng mga deaf, wala naman tayong magiging problema doon. Okay, our next word is count. Naka-letter S ka. Naka-ganyan. Then from here, count. Count. Okay, our next word is cry. Yung usual sign ng cry. Cry. Okay, our next word is dance. So, nakaganto po yung pala, tapos ito, imagine nyo, ito yung paa. Tapos, iganto nyo lang po. Dance. Okay? Our next word is drink. Naka-letter T po kayo, naka-letter D ha. Yan, drink. D. Tapos, yan, drink. Huwag nyo yung i-gaganto to it. Yan, ano ito eh. Drunk yan, ha. Drunk yan, ganyan. Tapos, yung next word natin is drive. Ayan ha, drive. So, kapag naka-drunk ka, huwag kang mag-drive. Huwag pag naka-drunk, ganyan. Huwag kang mag-drive, okay. This is the sign of drive, okay?
Our next word is develop. Okay, ganito lang po yun. Ito inyo, if you are right-handed, then kaliwa po yung gamitin nyo. Then if you are left-handed, then gamitin nyo po yung kanan. So ganito po, develop. Develop. Okay, our next word is improve. Ayan, so from baba naman po, improve. Ayan, ganyan, improve. Then, our next word is eat. Naka letter E ka, then eat. Usual sign ng eat, yan. Yan. Our next word is fall. Naku, napakadaming pa-fall dyan. Ikaw. Na-fall ka na ba? Okay, ganito mo yung sign ng fall. Ayan, ganito nyo lang po siya. Fall. Ayan, yung mga nahulog dyan sa mga maling pag-ibig. Okay, our next word is feel. So, ito lang po, yung middle finger nyo lang po. Lagay nyo lang po sa inyong heart, tapos i-touch-touch nyo lang. Ayan, feel. Then, our next word is fight. So, ito, kunwari, ito yung ikaw, tapos ito yung kaaway mo, lagi kayo mag-away. Fight. Ha? Fight. Okay, our next word is follow. So, ito, naka-thumbs up ka, naka-thumbs up ka din, then ganito, follow. Okay. Next word is get. Ganito po yon. Get. Get. Okay, parang, kunwari, ginamit ko siya sa isang sentence. Sa classroom, get your paper. Okay, sasabihin mo naman sa isang friends mo, hey friends, can you please get my bag? O, di ba? At least nagamit yun yung word na get. Okay, our next word is go. Kung kanina, yung come natin is paganito, so yung go naman is paganon. Go. Go. Okay, our next word is happen. So yung letter H mo, nakaganto lang po yan, nakahiga. Tapos iganto mo lang siya. Happen. Okay, our next word is hear. So yung narinig, parang, huh? Parang may nanginig ako na nagtitik may sandal sa labas ng kapitbahan natin. Okay, here. Okay, our next word is help. So, meron tayong dalawang signs ng help. May ganito kasing iba, sinasign nila help. Yung iba naman is ganito. So, it's okay. Walang magiging problema. Kung yun ang gagamitin nyo parehas, eh, as long as maiintindihan kayo ng mga guys, okay lang po yun. Our next word is assist. So, pareho kayong naka-letter A. Yung isa nasa taas, yung isa nasa baba, tapos i-touch nyo lang. Assist. Okay? Our next word is introduce. So, this is your friend and this is your another friend. So, hindi naman sila magkakilala. So, ipakilala nyo lang po sila sa isa't isa. Introduce. Ayan. Introduce. Ayan, ha? Okay? Our next word is invite. So, ikaw, ito. Ikaw to. Tapos, mag-i-invite ka. Ayan. Invite. Okay? Our next word is jump. So, nakaganto lang po ang inyong, inyong pala, tapos na kayo. So, imagine nyo naman, ito na naman yung inyong paa. Ayan, nakatayo lang po, tapos talon nyo lang. Jump. Okay? Our next word is kill. Ito, the killer. Oh no. Bride. Okay, bride. Ganyan, di ba? Okay. Kill. Naka-letter K lang po kayo, tapos ganyan. Ayan. Kill. Okay, our next word is laugh. Ayan, laugh. Ah! Ayan. Our next word is line up or line. Fall in line. Lahat po ng may kinalaman sa line is iisa lang po yung sign yun. So, ganito lang yan. Line. Or line up. Or fall in line. Ayan, pare-pareho lang yun, ha? Okay, our next word is listen. Naka-letter L lang po kayo, tapos ilagay nyo lang sa inyong tenga. Listen. Ayan. Our next word is make. Nag-ganto po kayo, oh. Kasi ganito nyo lang siya. Make. Okay. Our next word is march. Nakaganto lang po yung itong kanang kamay nyo, tapos itong isa, ganto nyo lang siya. March. Okay. Our next word is move. Naka-letter M lang po kayo, tapos iganto nyo lang siya, and then move na mabilis. Move. Okay. Our next word is in. So ito, palaging may nagtatanong sa akin ito, itong mga ganitong words na sinasabi, Teacher Kurt, paano yung sign nung in, paano yung sign nung out, paano yung sign nung on, paano yung sign nung off? So, ito na nga po, ito yung mga basic action words na to.
ito yung mga usual sign na ginagamit talaga ng mga deaf or pwede din natin magamit kapag nala, ito nga, kapag natapos itong videos, video na to, I'm pretty sure na talagang magagamit itong mga words na itinuro ko po sa inyo. So, this is how we sign the word in. So, ganito, nakaganyan lang po, tas in. And then, out. Out. Ulit. In. Out. Then, on. Then, off. O, ulitin po natin. In, on, off. So, ulitin natin yung in, on, off, o, in, on. In, out, on, off. Okay? In, out, on, and off. Okay, our next word is pay or payment. So, pare-pareho lang po yung sign ng pay and payment, ha? So, nakalito po siya. Ayan, so nakailigay niyo yan dito. Ayan, yung mga may utang dyan, mga dibuho kayo, magbayad na kayo. Uy! Payment or pay. Okay, our next word is plan. Okay, nakaganto yan. Okay, ito lang po yung tandaan nyo. God's plan is better than our plan. So, sometimes may mga plano tayo in life, pero minsan much better yung plano sa atin ni Lord. Ako, naging madasalin! Okay, plan. So, ganito po. Ayan. Ayan. Then, our next word is prepare. So, naka-letter P ka lang po, din ganun. Prepare. Prepare. Then, our next word is, eto, yung next word natin is, ito na yung lagi na, ano eh, na una kong tinuturo sa aking mga students, especially dun sa mga early intervention ko na deaf. Kasi, kapag ka bago pa lang yung mga deaf talaga, kapag ka early intervention pa lang sila, dapat ang una nung itinuturo sa kanila is yung sit and stand. Para at least, magkaroon sila na malaman natin yung sitting tolerance nila kung hanggang ilang minuto ba sila magtatagal sa isang upuan or kung yun nga, gano'n. So, this is how we sign the word stand. Okay? So, ganyan lang, stand. And then, sit. Okay, ulit po. Stand. Sit. Okay, next word is sing. Okay. Next word is sleep. Or sleep. Okay, next word is smell. Okay, I hope na may natutunan po kayo sa ating 50 basic action words. Kaya naman, sana magamit niyo po ito kapag nakikipag-usap kayo sa ating mga kaibigang deaf dyan. 50 muna yung tinuro ko and then the next episode ay ituturo ko ulit yung another 50 para kasi hindi kayo ma-confuse, hindi kayo malito sa mga words na inaaral natin, okay? And that's all for today. See you all next time dito lang sa Kirk TV! Bye! Please don't forget to like and subscribe.